So guys, sa paggawa ng espresso coffee, kailangan natin ng coffee grinder para makapag-grind tayo ng coffee beans, of course. So ito yung ating grinder. Meron na tayong coffee beans dito. So mag-grind na lang tayo. Nakalagay lang to sa number 5 para pino lang siya yung kape natin. Okay. So i-on lang natin itong button. Ito yung on niya para makapag-grind. So start na natin. So itong coffee grinder po natin, pang maramihan ito. Marami kasi iba-ibang klase ng coffee grinder. Meron yung itutok mo lang yung kamay mo, yung finger mo, and then mag-grind na siya. May sensor yun. Ito kasi, pang maramihan siya. So kung nakikita ninyo, marami siyang nag-grind. Kasi nga pang business kasi itong coffee grinder natin. Kung marami man tayong guests, mas mabilis yung ating paggawa ng coffee kasi nga naka-ready na yung ating coffee powder. So, start na natin. So, gagawa lang tayo ng single long shot espresso. So, itutok nyo lang itong portable filter dito sa may butas niya. At gagalawin lang ninyo ito para mag-release siya ng coffee powder. So, gaganin natin siya guys. So, ayan. Okay. So, ito na siya. Ready na yung ating coffee powder. And, i-stamp lang natin siya. Meron tayong coffee stamper. Ito po siya. So, ididiin lang ninyo yan dyan. Ganyan. Para magsiksik sa loob. At saka yung level niya, nakikita niyo to, diba? Yung level niya, ganyan lang talaga siya. Kasi kung umapaw siya ng ganyan, hindi mo siya may papasok dun sa group head ng machine. So, kailangan talaga siya, level lang siya. Ganyan. Ganyan. So, yan. Level siya. Magfi-fit na yan dun sa group head ng ating coffee machine. So, yan. So, hindi na siya malalaglag kasi nga na-idin na natin siya. Saglit lang pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe later and like and share also. Kung may meron ka rin comment, pwede mo rin comment sa aking section. Okay, para sa mga mahilig sa kape, tuturuan ko kayo kung paanong pag-order ninyo ng espresso. Meron kasi ditong 5 button na to. Okay, ito pang long lang siya, pang American coffee. Pag pinindot mo to, water lang yung lalabas. Ayan, pag pinindot mo siya, continuous yung tubig lang niya. Hindi yan mag-i-stop hanggat hindi mo rin siya pipindutin siya uli. Okay? So, pipindutin mo siya uli para mag-stop siya. Okay? Pag nakikita nyo tong cup na to, di ba, merong cup, ayan, magkakaiba yung level nila. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Okay? Para sa inyong kaalaman, kung mahilig kayo sa espresso, meron silang tinatawag na single shot short espresso, double shot short espresso, single shot long espresso and a double shot long espresso. Okay? So pag umorder ka, kung alam mo yung orderin mo, sabihin mo lang sa waiter, sa barista na single short espresso. Okay? Single long shot espresso. Kasi pag sinabi mo lang na order ka, one espresso please. Okay? So yung ibang mga barista, bibigyan ka lang ng long shot. Okay? Pero malalaman mo, pag professional yung umorder, alam niya kung anong sasabihin niya. Single short shot espresso or a double shot short espresso. Okay? So, hindi mo pwedeng dayain yung mga professional or yung mga coffee lover na mahilig sila sa espresso. Okay? So, para sa iyong kaalaman, okay, to be like a professional pag pumasok ka sa coffee shop, alamin mo kung anong orderin mo. Single, double. Okay. So may pagkakaiba din yan guys, yung ating coffee. Okay.
So ito yung ating single shot long espresso. So titikman na natin kung anong lasa ng espresso na ito. So itong espresso natin guys is very strong siya. Kumbaga kapeng barako na purong-puro itong kape natin. Okay. Usually ang umu-order nito yung mga taong walang tulog. At kung order din kayo ng cappuccino, additional information sa mga coffee lover dyan or sa mga nice pumasok sa coffee shop na mag-order at hindi pa alam yung kanilang orderin, pwede rin yung itry na umorder kayo ng cappuccino with vanilla or cappuccino with hazelnut. Ganun. So, pwedeng lalagyan nila ng hazelnut syrup or vanilla syrup or caramel syrup yung inyong cappuccino or yung inyong latte. So sa mga guests kasi na umorder ng ganyan, pag sinabi niya sa akin na one cappuccino with vanilla syrup, so alam ko na guys na itong tao na to ay isang coffee lover kasi nga marunong siya, alam niya kung ano yung mga flavor, alam niya kung may hazelnut or alam niya kung mayroong vanilla or alam niya kung may caramel. Okay. So to become like a professional na umorder sa isang coffee shop, pwede mo rin sabihin yun. Okay. Mag-additional charge ka nga lang sa regular price ulit. So ganun lang naman yung kasimple guys ang pumasok sa coffee shop. I-try nyo hindi rin na naman na mahirap, lalo na sa mga baguhan or sa mga beginners na gustong pumasok sa isang coffee shop. Huwag po kayong matakot. Ako dati, alam nyo ba, na-order nga lang ako sa Jollibee nung unang panahon. Natatakot ako pumasok sa Jollibee dahil nga galing ako ng probinsya. Laking probinsya po ako. So hindi ko po alam talaga yan. Okay. Nung pumasok ako sa Jollibee, kinakabahan ako kung anong orderin ko kasi hindi ko alam kung anong orderin ko. Eh, hindi pa naman ako dati mahilig mag-YouTube. So hindi ko alam kung ano yung mga ganyan-ganyan. So dahil nga ngayon nag-YouTube ako, nice ko din share sa inyo, lalo na sa mga mahihirap na kagaya ko na hindi pa nakapasok sa mga coffee shop. So tuturo ko sa inyo kung anong orderin ninyo, okay? Para alam ninyo din. Okay? So ayan guys, kung gusto ninyo, lahat ng video ko panoorin ninyo at matututunan po ninyo. At marami kayong matututunan, promise. Pag pumasok kayo sa isang coffee shop, alam nyo kung anong orderin ninyo. So ayan guys, scroll nyo yung mga video ko, marami kayong matutunan dyan. Pwede ka rin kayong order ng soft drinks like Coca-Cola or Pepsi. Sabihin ninyo, with lemon. Okay? Okay, with mint leaves. Okay? Kasi usually kasi yung mga yan, ginagawa yan sa isang bar or sa mga hotel, sinaserve nila yan mga Pepsi or Coca-Cola na mayroong slice of lemon or 7-Up with slice of lemon or 7-Up with flavor, mga ganyan. So usually nakikita nyo yan sa mga high-end na mga restaurant, sineserve nila yan. Okay. So huwag kayong matakot, pwede rin orderin yung mga yan. Okay. Kaya sabi ko sa inyo, diba, lahat ng video ko dyan, panoorin ninyo at marami kayong matututunan. So guys, thank you for watching again at sana patuloy nyo akong supportahan. Keep safe! Bye!